Derivatives of transcendental functions. A. Trigonometric functions. B. Inverse trigonometric functions. Derivatives of trigonometric functions. With this section, we're going to start looking at the derivatives of functions other than polynomials or roots of polynomials. We'll start this process of by taking a look at the derivatives of the six trigonometric functions. Yan, di bago tayo pumunta dun sa derivatives ng trigonometric functions, magsosolve muna tayo ng limit. Use limit ng trigonometric, ano? Yan. Ito, limit of sine theta all over theta is 1 as theta approaches 0. Itong nasa kanan, limit of cosine theta minus 1 all over theta is 0 as theta approaches 0. Yan, tandaan yan. Ito, pwede siyang isolve using one-sided limit, either right-handed or left-handed limit. Ano? Di kung 0, right-handed niya, edi 0.00001. Left-handed, negative 0.00001. Yan. Di pag trigonometric, dapat ang calculator niya naka-radian. Kasi pag naka-degrees, magkakamali kayo ng sagot. Yan. Example 1, evaluate each of the following limits. Di sasagutan natin to sa paint para mas maintindihan. Yan, di ba? Ito yung kanina, limit of sine theta all over theta is 1 as theta approaches 0. Limit of cosine theta minus 1 all over theta is 0 as theta approaches 0. Di sagutan natin yung A. Yan, dito na natin. Di unang gagawin natin, sisimplified natin. May makikita tayong pattern na pwede natin gawin ganito. Yung function na dun sa A. Di ngayon, may 6 lang siya sa denominator. Ilalabas lang natin. Di may gain limit. Ilabas lang natin yung 6. Di multiply lang natin ng 1/6. Pwede rin naman siya dito sa unahan. Pwede rin yun. Di ba pag constant, nilalabas lang. Yan, pwede rin naman siya dyan. Times. Sin theta all over theta as theta approaches 0. Napasok ko lang. Yan. Di ngayon yung limit of sin theta, ito, all over theta, as theta approaches 0, di ba siya ay 1? Di mangyayari, 1/6 times 1. And multiply by 1. Di ang sagot dun sa A ay 1/6. Yan. Di dun sa B naman, limit of sin 6x all over x as x approaches 0. Di ngayon, dapat maging ganito yung function natin. Di ngayon, di ba, sin 6x, dapat magkaroon dito ng 6 para maging 1, di ba? Di gagawin natin, magdadagdag tayo ng 6 sa denominator. Di limit. Limit of sin 6x all over x. Magdadagdag tayo ng 6. Diba? Ngayon, nagdagdag tayo ng 6. Di dapat, mag-multiply tayo ng 6. Nagdagdag tayo sa denominator, magdagdag tayo ng numerator sa ng 6. Kasi parang ganito yan. Tatagkan ko na doon. Yan. Para nag-multiply tayo ng
6 over 6. Diba yung 6 over 6 ay 1. Di parang walang nangyari dun sa function natin. Yan. Kaya ngayon, papasok ko na yung 6. Di, lalagay ko na dito yung 6 na sa numerator. Tapos, diba, limit of sine 6x all over 6x as x approaches 0. Yan. Dito, parang yung theta natin ay 6x. Yan, diba? Sine theta all over theta. 1 daw as theta approaches 0. Di ngayon, yung theta natin, ito. Yung 6x ay theta. Ito, theta rin. Yan. Kaya yung itong limit nito ay 1. Ito, 1. Times 6. Di, ang sagot dito sa B. 1 times 6. Equal siya sa 6. Yan. Ngayon naman sa C, limit of x all over sine 7x as x approaches 0. Igagawin natin, sisimplified lang natin uli yung function. Hindi siya ay limit of x sine 7x as x approaches 0. Ngayon, di ba, sine 7x, assume natin yung theta ay 7x. Di ngayon, dapat ito ay magiging 7x din. Di magagawin natin, magmultiply tayo ng 7 over 7. Yan. Tapos di papasok ko lang yung 7 dito. Tapos yung isang 7 ay di nasa denominator. Yan. Diba, ang inverse ng 1 ay 1 pa rin. Yan, diba itong limit nito ay 1 over 1 or 1 pa rin. Kaya ang sagot dito sa C. Ang sagot dito sa C ay di 1 times 1 over 7. Equal siya sa 1 over 7. Yan. Ipunta na tayo sa D. Sa letter D. Yan. Limit of sine 3t all over sine 8t as t approaches 0. Di ngayon, sisimplified lang natin yung function na yan. Di ngayon, denominate yung numerator muna, yung sine 3t. Diba, sine 3t, ang theta natin, yung 3t. Di dapat may over 3t siya. Di gagawin natin, mag-multiply tayo sa numerator at denominator ng 3t. Di simplified muna natin yung function. Limit. Gagawin natin yung numerator muna. Limit of sine 3t. As t. Approaches 0. Di, wag muna natin pansinin yung sine 8t. Ito muna. Focus muna tayo dito. Sa numerator. Di ba, para maging 1, dapat may over 3t. Di ngayon, nag-divide ako ng 3t. Dapat mag-multiply ako ng 3t. Para walang nabago dun sa ating function. Parang, di ba, cancel lang yung 3t over 3t, kaya sine 3t pa rin. Palitin lang natin. Yan, okay na siguro yun. Di ngayon, punta na tayo sa denominator. Di ba, ang denominator niya ay sine 8t. Yun naman ang isisimplified natin. Limit of sine
80. Di ba dapat magkaroon ng over 80 sa denominator nito. Di mag i-divide tayo ng 80 dahil nag-divide tayo ng 80. Mag-multiply tayo ng 80. 80. Ayun. As t approaches 0. Ayun, ngayon simplify na natin yung function. Di ba ito? Ito ay 1. Ito ay 1 din. Di mangyayari ang matitira ay 3t over 80. Di equal siya sa 3t over 80. Tapos makakancel yung t, t over t. Yan, cancel na yun, di 3 over 8. Kaya ang sagot dun sa di ay 3 over 8. Pabawas lang tayo nito. Taggalin ko na ito ay nasa taas.